eto na ulit tayo. Sisimulan na natin kung ano-ano ba ang dapat natin gawin o ano ang dapat natin i-check bago tayo pumunta sa ating MPBIS. So, ibig sabihin na ito as Motorcycle Private Vehicles Inspection System. O, yun yung tinatawag natin ngayon. Kasi nga, is naka-private. So, kailangan natin na sumunod sa batas. Ano ba ito, mga troops? Ang sa MBIS process, mga troops, ito ay kung ilan ang mga pyesa ay makikita may depekto o yung mga bawal na pyesa na maaaring bumagsak sa inspection. So, ibig sabihin, kapag bumagsak ang ano mo, ang motorsiklo mo, dito sa inspection ito, is pwede kayong magbayad. Ang paunang bayad ay syempre, 600 pesos. At kapag bumagsak ka, ito ay magkakaroon ka ng additional o pagbalik mo is magkakaroon ka ng bayad ng 300 pesos. Okay? So, simulan na natin kung ano mga dapat natin gawin. Ano lang natin, check lang natin yung nakaraan. Siyempre, sinabi ko, bawal lang mga pundi yung ilaw, dapat maganda yung gulong. Tapos, maganda yung gulong, brake light, siyempre, yung ating kailangan walang oil leak. So, yun yung mga nauna natin pinag-usapan. Pero ngayon, idagdag na natin, kasi alam ko, marami dapat natin i-check bago natin simulan ang pagpapa-inspect sa kanila. Unahin natin, siyempre, kailangan ay yung ating side mirror. Alam mo, napaka-importante mga troops na buo ang ating side mirror. Side mirror, syempre, yung left and side and left, syempre, tsaka yung left side, at syempre, yung right side. So, importante na hindi po basag ang ating side mirror. Ayan. And then, sa kabila din, dapat buo rin yan. At, mga troops, alam nyo ba na ang side mirror, hanggat maaari po, ay hindi nasa baba. Kasi marami sa ating mga nagmumotor, inilalagay nila sa baba ang side mirror. Dapat, hindi po. So, kung pupunta kayo ng emission center o yung sinasabi natin na inspection center, dapat naka-stock hanggat maaari naka-stock or dapat mas mataas yung ating side mirror. Ayan, kung makikita nyo, ayan, ayan yung ating side mirror. So, dapat ganyan-ganyan lang yung ating side mirror. Yan ang pinaka, isa sa mga importante din na ngayon tinitingnan ng mga inspector. Kung nakita niya na may depekto ang ating side mirror, pwede tayong bumagsak sa inspection nila. Okay? So ngayon, ano yung susunod nating titignan? Ang isang susunod nating tignan mga troops ay ang ating busina. Kasi importante na tama yung ating busina. So yung busina natin hindi dapat siya malakas at hindi siya sobrang hina o hindi rin sira. Ito, checkin natin. Okay, checkin natin yung ating busina. Kasi alam nyo mga troops, ang busina is napaka-importante yan. Kita naman natin ang busina ko dito ay stuck. Yan, kung makikita nyo sa loob, stuck yung aking busina. Kaya, ito lang yung kanyang tunog. O yan. So, ganun lang yung busina natin. So, hindi pwede nagagamit kayo ng mas malakas na busina pa dito. Or, kung meron man, o yung PIA yung tinatawag, hanggat maaari is tama lang yung ingay niya. Kasi alam nyo, chine-check din nila kung gaano kalakas yung busina natin. Kasi meron silang, sabihin natin na meron silang machine na tinitingnan para malaman nila na tama yung busina natin. So, importante na tama yung busina natin. At kung bumagsak tayo, diba? Yan, kung babagsak ang busina natin, pwede tayong bumalik at mag-addition na naman tayo ng 300 pesos kapag nagka-problema ang ating motorsiklo. Diba? Bukod doon, mga katroops, alam nyo ba na dapat ay gumagana ng maayos ang ating clutch at nag-engage ito ng kapag ginagamit ang ating mga lever. So, ibig sabihin, chine-check pa rin ng inspector ang ating mga clutch. Halimbawa, is naka, syempre, yan yung naka-manual na motor. So, kapag ginamit natin yung clutch natin, so, pasensya, ito, naka-scooter tayo. So, yung mga, syempre, yung mga kalimitan niya, mga pan-tricycle, yan, kailangan gumagana ng maayos yung mga clutch natin. So, pagpapalit ng gear, para nag-engage lalo ng maayos yung ating mga motor, at hindi lang yun, nakapag-brake tayo ng maayos. So, importante din, mga troops, na maayos ang engage ng ating mga clutch. Kasi, isa rin sa mga tinitignan ng mga inspector yan, yung clutch na yon. Then, ano pa ba yung kasunod natin? Sunod natin, mga troops, ay yung mga suspension. Yung mga suspension o yung mga bushing,
kailangan maayos din yung ating mga suspension. At hindi lang yun. Yung harap at likod ng suspension natin dapat talaga maayos. At hindi maluwag yung mga tornilyo. Kasama din yung mga tornilyo niya. Tinitingnan din yung mga tornilyo natin dyan. Kung maayos ba yung mga tornilyong ginagamit natin. Yan, kung walang maluwag dyan. Kasi nga, alam nyo ba, napaka-stricto talaga ng MBIS na to, o yung mga inspector nila. Kailangan magaganda yung tornilyong ginagamit natin. Importante talaga na maayos ang ating mga gamit. Then, sama na rin natin mga ka-troops, yung oil leak dati na sinabi ko sa inyo na engine, di ba? Ngayon, isasama na rin natin yung oil leak ng ating mga shock. Kasi importante na walang leak yung ating mga shock, front at rear. Makikita at makikita ng inspector yan kapag may oil leak yung ating mga shock. Kasi alam nyo ba na napakahigpit talaga nila. Kaya yan mga troops, ay yung mga ilang bagay natin na napag-usapan na ngayon na dapat nyo tandaan. Alam nyo ba mga troops, titignan din nila yung body appearance ng ating motor. Ano ba sinasabi kong body appearance? So pag tinignan nyo itong motor ko na ginagamit ko ito, yung body appearance niya, masasabi mo na okay at gumagana lahat yan at walang tama o walang may sira sa motor na to. Ayan. So, importante kasi, importante din kasi na maganda yung appearance ng motor natin, walang may basag, walang may nakalawit o may nakalabas kung ano-ano man dyan. Kasi, makaka-apekto daw, yan, sabi nila, sa pagtakbo ng ating motor. Kaya dapat, yung appearance ng ating motor is maganda at maayos. Diba? So, yan din yung mga ibang bagay na dapat natin tandaan. Yung appearance ng ating motor. Isipin nyo lagi bago kayo pumunta ng inspection center, dapat maayos ang ating motor. At, ito ang pinaka-importante din sa lahat. Dapat yung ulay ng ating motor ay pareho din dun sa nakalagay sa ating OR-CR. Diba? Nagkakaproblema yung iba kapag nagkaroon ng reflector o nagkaroon ng decal sa alang mga motorsiklo. Kung maaari mga trots, kung maglalagay kayo ng decals, hindi naman sinasabing bawal ang decals. Pero kapag naglagay ko ng decals, hanggat maaari, halos hindi na overcome yung ating motorsiklo o yung ating kulay na nakalagay sa CR. Kasi kung halimbawa tulad nito is magenta, so dapat naka-magenta dito, then dito hanggat maaari meron din siyang magenta. So hindi mo dapat i-overcome, uulitin ko, hindi mo dapat ma-overcome yung kulay na magenta. Kasi pwedeng sabihin ni inspector ay magkaiba yung nakalagay sa OR mo, sa CR mo, base dun sa actual na makikita. So, dapat talaga mga troops, hanggat maaari, ay hindi ma-overcome o hindi magkakaproblema yung kulay ng motor mo dun sa OR at CR na ginagamit mo. Okay? Ito, medyo kakaiba to eh. Dapat, yung ating takip ng ating gasolina ay maganda rin yung takip niya. Dapat, hindi siya sira at dapat na gagamit ng ayos. Parang tulad nito, yan, kita nyo naman, okay na okay siya. So, hindi sira, walang butas, walang tagas. So, importante din na maganda yung takip ng ating fuel tank o yung ating gasolina. Kasi nga, isa sa mga tinitignan, no, ini-inspect din ng mga inspector ang ating fuel tank cap o yung pinakatakip ng ating gasolina. Kasi, isa sa mga importanteng tinitignan din yan. Okay? So paano mga troops? Iyan muna yung mga ilang dapat natin tandaan kung ano ang dapat natin gawin pag pupunta tayo sa MPBIS o yung Motorcycle Private Vehicle System na pinapatubad ngayon ng LTO. Alam nyo ba mga troops, iyan ay umaabot at tumatagal ng almost 30 minutes kapag ini-inspect ang ating mga motor. Kaya ngayon, kapag ang isang motor ay dinala doon, kailangan masiguro natin ninyo na tama yung mga nakalagay nyo, tama mga stock hanggat maaari stock. Kasi unuulit ko pa rin, kapag nagkaroon ng problema at bumagsak sa inspection ng ating mga motor, tulad nito, halimbawa na lang bumagsak to, itong motor na ginagamit ko is bumagsak. Nagbayad ako ng 600 pesos, pero dahil bumagsak ako, magbabayad uli ako. Sa susunod na balik ko, kailangan magbayad uli ako ng 300 pesos. So, dagdag gastos pa rin sa atin. Kaya kung ako lang sa inyo mga troops, hanggat maaari ngayon pa lang, ayusin na natin ang ating mga motor para hindi tayo magka-problema kapag nagparehistro na tayo. Kasi
soon, nationwide na talaga, is mapapatupad na yung motorcycle vehicle inspection system. Okay? Ride safe sa inyo lahat, and syempre, God bless.